Kuya, mag-rabbit ka. Eh, ano yan, kuya, puputok yan. Kasi nag-uumpisa na yung ano, American swine flu dito sa Pilipinas. De, gumana kami ng kulungan, sir. Nag-umpisa nang bumili ng rabbit. Nakita nila ngayon ang market, sabi nung bunso kong kapatid. Kuya Palega, hindi Palega yung rabbit na yun. Ano. Pagka ikaw nagtanong ka ng presyo at medyo namahalang ka at inayawan mo, naghanap ka uli, makikita mo yung mas mahal, babalikan mo yung mura. Eh pagbalik mo ikaw, wala pang 5 minutes yun na benta na. Ganyan pala ikaw, rabbit na yan. Ang daming pumapasok talaga pagdating sa rabbit farming. Kasi kailangan natin share ng roughly baka 100,000 rin na farmers para masustain natin yung possible na maging demand. Amin din, sir. Paglalaro sa mga between 40 to 50 tons a month ang requirement ng Pilipinas para sa rabbit meat, which is still equivalent sa mga 35,000 to 40,000 heads ng rabbit monthly, sir. Paano natin ipoproduce yun? At hindi dun, sir, nagtatapos. Yun yung sinasabi ko, hindi dun nagtatapos. Kasi, sir, nag-iintay sa pagkakaalam ko, ha? Nag-iintay yung ibang bansa sa atin na makapag-produce tayo at bibili sila ng rabbit meat sa Pilipinas. Ngayon, bakit kayo napunta ng ano? Bakit ka napunta ng farming ng rabbit? 2018. Isa ring mag-iibon na kaibigan ko ang nagsabi sa akin niya, kuya, mag-rabbit ka. Ano yan, kuya, puputok yan. Kasi nag-uumpisa na yung American swine flu dito sa Pilipinas. So tinatamaan na yung mga baboy natin dito sa Pilipinas. Kuya, mas maganda kumita yung rabbit kumpara sa parakit. Bakit ka ako? Ang rabbit, ikaw, kuya, nanganak ng 8 hanggang 10. Pinakamahina, ikaw, 5-6. Now, that time, sir, 2018, ang presyo ng rabbit parang parakit lang. 100 la isa ng anak. Ganun din, sir. 45 days old to 60 days old mo rin ibibenta, sir. So, parehasan lang. Okay. Eh, ang parakit natin, sir, nabibreed natin ng parakit, maximum ng 6 times a year dito sa Pilipinas. So, parang every 2 months cycle, sir. Every 2 months, sir. Ang rabbit, sir, kayang pag-anakin ng hanggang 8 beses in a year. So, mas maganda nga daw kumita. Ang rabbit, mas mabilis daw ibenta. Deko, konti pa lang ang breeder din nun. So, sabi ko, problema ko dyan, mag-aalaga. De, gumana kami ng kulungan, sir. Nag-umpisa nang bumili ng rabbit. Nakita nila ngayon ang market, sabi nung bunso kong kapatid. Kuya Palega, hintik Palega yung rabbit na yun. Ano. Pagka ikaw nagtanong ka ng presyo at medyo namahalang ka at inayawan mo, naghanap ka uli, makikita mo yung mas mahal, babalikan mo yung mura. Eh pagbalik mo ikay, wala pang 5 minutes yun na benta na. Ganyan pala ikay, rabbit na yan. Napakalakas pala ikay niya. Tapos nakabili kami, nakabili utol ko ng inahin na. So, parang wala pa kami isang buwan na nag-uumpisa. Nakabili siya ng inahin na. After 2 weeks, nanganak ng 8. Baika, magkano la, bili ko rito. Ang inanak ikay, 8. Pag nabuhay ikay, 8 na yan. Tubong lugaw ikay tayo dito. Dapat pala yung mga inahin ang mabili.
Eh, ganun. Nag-umpisa mambili ngayon yung kapatid ko ng mga inahin. De, puro inahin ng binibili. Mm. Tapos eh, paggawa kami ng cage, nabuo ngayon yung 50 inahin. Pwera pa yung mga maliliit na pinagugulang namin. Mm. Sabi nung 50 na, oh, ako, okay na yan. Hindi ko, okay. Dagdagan na ika natin, sayang yan. Gawin na ika natin 100 ang inahin natin. Noong nag-100 ang inahin, gawin na ika natin 200 yan. Oo. Ayun. Ngayon, sir, 200 ang inahin namin. Sir, doon sa pag-aanak niyan, sir, hindi naman mahirap pa buhayin. Hindi, sir. Sila rin naman nag-aalaga sa anak nila. Ah. Oh. Ang rabbit lang, sir, ang number one na ugali ng rabbit, ayaw niya ng predator. Pag nakakita siya ng, pag nilapitan siya ng pusa, aso, whatever, taga, imbis na ipakain niya sa predator yung anak niya, siya mismo kakain. Or hinawakan mo siguro yung anak, sir. Bawal kasing hawakan yung anak. From first day to 15th day, bawal hawakan yun. Hanggat walang balahibo yung anak nila. Pag hinawakan mo yung anak nila at naamoy yung ibang amoy, kakainin nila yun, sir. So, sir, eh, paano way ng business sa atin ng rabbit? Kayo na yung nagbubutcher o may tiga-butcher talaga kayo? Sa kayo, kami pa lang, sir, ang nagbubutcher eh. At saka ang market kasi ngayon ng rabbit pa lang dito sa atin is yung farmers pa lang din, sir. So, yung mga nagpupundar pa lang din ng mga farm, kasi kulang na kulang pa tayo sa farm sa Pilipinas, sir. Eh. Okay, okay. So, imaginein mo lang to, sir. Meron kaming 200 inahing rabbit at 25 barakong rabbit. Nagpo-produce kami, sir, ng between 300 to 400 a month na rabbit sa ngayon. Ang dami, sir, di ba? Oo. Parang nakakalula na, sir. O, sir, bibigyan kita ng example. Kilala mo naman siguro, sir, si Fresh Options, yung meat shop. Meat shop dito sa Pilipinas yan, parang si Monterrey yan, sir. Monterrey. Laban ni Monterrey yan, sir. Naghahanap ng rabbit meat yan, sir, si Fresh Option. Kasi gusto nila maglagay ng rabbit meat dun sa mga meat shops nila. Sir, 20 tons a month. Whoa. Ang requirement nila. 20 tonelada. Which is equivalent to sabihin natin, sir, 18,000 heads a month. Isa pang idea. Parang karirinig ko lang a month or 2 months ago, ang consumption pala ng Pilipinas, sir, ng baboy. Kasi di ba nag-import tayo? Parang 150,000 tons a month ng 150,000 tonelada ng karne ng baboy ang kinakain natin. Isang buwan. Oh. Or 15,000 tonelada o 150,000 tons ng karning baboy ang kinakain natin buwan-buwan. So ibig sabihin, sir, yung rabbit natin, ano pa lang tayo? Foundation pa lang, nag-uumpisa lang tayo ng foundation. Nag-uumpisa pa lang tayo, sir. Okay. Sa baboy kasi, sir, ganyan din eh. Sa manok, ganun din eh. Okay. So kailangan may tatak ng National Meat Inspection, NMIS, sir. Ngayon, ang rabbit natin, wala pang approval sa NMIS yan ngayon. Okay. So, iniintay pa natin yung approval ng NMIS, pero baka within the year, sir, is ma-approval yan. So, once ma-approval ng NMIS yan, sir, at kaya na talaga ng farmer, sir, ay asahan nating o-order si Monterrey, si Fresh Options. Eh, hindi, sir, matatapos dun. Nandiyan pa sila SM, sila Save More. Totoo yun. Nandiyan pa si Robinson's Grocery, sir. Napakagandang business pala niyan, sir. Exactly, sir. Kaya nga nagkakagulo sa rabbit dito sa Pilipinas ngayon. Kitang-kita na. Kasi napakalaki pa ng opportunity. Yan katulad niya, sir, na nakatikim ka na anong luto ang ginawa mo sa rabbit mo, sir, nang unang first time na tinikman mo yung meat niya? Adobo, sir. Adobo tsaka kaldereta. Lasa siyang... Ang lasa niya, sir, is parang Tagalog na manok. Malinamnam siya. Sabi ko, parang ang gusto kong gawin dito ay yung parang gata na tutuyuan. Adobo sa gata? Oo. Iba. Mas masarap yun. Masarap. Lalo kumanghang, sir. Yun. Masarap nga siya, sir, eh.
Masarap siya. Nang hindi ko sinasabi doon sa ano sa sa mag-ina ko na rabbit 'yon. Rabbit 'yon. Sabi, ano ba to? Sabi ko, pinatay ko yung isang manok natin. Sabi, medyo matigas na. Sabi ko, kasi matanda na yung manok. Yung pala rabbit, sir, bawal ma-overcook. Yes, sir. Maano. Oo, matigas. Pero masarap ang lasa, sir. Masarap. Para lasang bayawak din siya, sir. Kung nakatingin ka na ng bayawak. Oo, bayawak na... Yung parang kawa. May konti. May konting lansa, sir. Oo, oh, yun nga, sir. Diba? Oo. No. Yun na yun ang lasa. So exotic pa rin, exotic siya. Kaya lang dito kasi sa atin, sir, eh parang ang projection nila in another 3 to 5 years, walang makakapagbaboy pa ng basta-basta. Okay. So aasa lang tayo sa imported na baboy para magkaroon ng baboy dito sa atin. Siguro baka mga 30 or 40% lang yung production natin ng baboy dito. So yung nawawalang 60%, sir, eh isa ang alternative sa baboy, yung rabbit. And considered siya, sir, as poultry pa lang dito sa atin. Considered siya as poultry. Okay. So para siyang manok. Oo, oh, para so, manok lang. Eh, sir, kung matuto tayo kasing Pilipinong kumain niya, kamukha sa Spain, sir, na number one meat nila yan sa Europe, number one meat nila ang rabbit. So, sir, yung 100 pwera manok doon, 150 tons a month na baboy, eh alam naman natin, hindi naman maganda sa katawan ng baboy, sir. O yun, sir, totoo yan. So, malagay na lang natin, sir, na 30% na lang. 30% of 150 tons is roughly almost 50 tons a month. Di ba, sir? So, yun din yung estimate namin dyan, sir. Maglalaro sa mga between 40 to 50 tons a month ang requirement ng Pilipinas para sa rabbit meat. Which is still equivalent sa mga 35,000 to 40,000 heads ng rabbit monthly, sir. Paano natin ipoproduce yun? At hindi dun, sir, nagtatapos. Yun yung sinasabi ko, hindi dun nagtatapos. Kasi, sir, nag-iintay sa pagkakaalam ko, ha? Naghihintay yung ibang bansa sa atin na makapag-produce tayo at bibili sila ng rabbit meat sa Pilipinas. So kaya nga, sir, yung mga standards na ginagamit na natin dito na kailangan 2 kilos na yung rabbit bago katayin. Puro mga standard sa ibang bansa yan. Kasi ang export size, sir, sa ibang bansa is between 1.2 to 1.4 kilos lang. Okay. Pag bumaba ka sa 1.2 kilos, reject. Pag lumagpas ka sa 1.4 kilos, reject yun, sir. Sa export. Okay. So, yun yung para makuha mo yung 1.2 to 1.4 kilos, kailangan ang rabbit mo nakakatayin sa pinakamababa is 2 kilos. Malaki risiko kasi, sir, eh. Tanggal ulo, tanggal balat, tanggal bituka, tanggal pa. So marami tapon. Yun. Oh. Yun yung pinag-aaralan natin, sir. Kasi nga dadating din yung panahon, sir, na mag-export din tayo. So sa export, sir, yung narinig ko na naghihintay sa atin is another 20 tons a month na naman itong bansa na to. Oh. At meron pang isang bansa na nag-aabang din, which is roughly another 20 tons na naman, sir, a month. Na order. So, ilagay na lang natin, sir, sa mga 70 tons, 60 tons a month na lang yan na requirement. So, 60,000 kilos yan, sir. Which is around 50,000 heads ng rabbit. Sir, so, for example, sir, nabuo natin yung foundation na yan. Ano, sir, yung nakikita mo na pwede maging problema natin sa pagbibreed ng mga rabbit? Pag hindi kainin ng Pilipino. Yun lang yung problema natin dyan. Pero yung ano, sir, yung katulad nyo, yung mga katulad nyo, yung pwedeng maging sakit nila in the future. Dito sa Pilipinas ngayon, walang sakit ang rabbit eh. Yung temperature lang, sir. Maski dito sa Pilipinas, sir. Ngayong summer, sir, bagsak ang production ng mga farms. Maski sa amin, sir. Yung umaanak ng 8 nung paglamig, ang anak lang ngayon is 3 lang. Ganon.
Ah, okay. Kasi yung temperature, sir, number one factor ng rabbit, sir, is yung temperature. Pag tumaas na ng 34 degrees, sir, Celsius ba yun yung atin? Lagpas na ng 34, sir, ang tendency ng rabbit, mahina na siya magbuntes. So, or hindi siya nagbubuntes or nagmi-miscarriage siya. Mm-hmm. Ah, so, okay. Temperature lang, sir, ang problema dyan. So, hindi lamok, hindi ano. Common yan, sir. Ang pinakamagandang breeding temperature, sir, ng rabbits is 28 to 32 degrees. Okay. Yan yung pinakamaganda. Actually, 26 pala, sir. 25 to 32 degrees. Ang pinakamagandang breeding climate niya. So, sa Baguio, sir, magandang mag-rabbit niya. Maganda, sa Baguio. Right. Kasi galing ng Europe, galing naman talaga ng Europe, sir, ang rabbit eh, di ba? So, malamig na bansa. So, yun din yung kailangan niya. Dito, sir, merong mga nagra-rabbit naka-aircon. Totoo, sir. Totoo. Merong mga... Manok nga dito, ina-aircon na, sir, eh. Tinatunnel vent. Meron din. Meron backyard lang, sir. Isang kwarto, rabbit ang laman, naka-aircon. Kasi mga imported yung alaga. Sir, ano yung ginagamit yung materials para hindi siya masyadong, yung ihi niya? Para hindi masyadong maamoy? Wala, sir. Wala? Pag nakandirect siya sa lupa, sir, hindi siya pumapanghi. Okay. Yung plus yung poop niya, sir, nabibenta yun. Sa mga halaman, sir. Yes, sir. Pinakamagandang pataba daw ang rabbit poop sa lahat. Mas maganda siya sa poop ng baka, ng kalabaw, ng manok. Pinakamaganda daw ang rabbit poop, sir, na panghalaman. Ano yan, sir? Mga pellet na ba ang pinapakain natin dyan, sir, sa atin? Sa amin, sir, 70% ang feeds namin, pellets namin, 70%, 30% nagbibigay pa rin kami ng damo. Para na lang makabawas ng konti sa gastos, sir, ng pellets 'yon. Pero kailangan din kasi ng rabbit, sir, ng fiber. Okay. Para sa digestion nila. So yung mga feeds kasi natin, medyo mabababa ang fiber content. Although may mga lumalabas na feeds ngayon, dinidevelop na rin kasi mga feeds ng rabbit. Pagandahan na rin, sir, ng feeds ng rabbit ngayon. So, pagandahan ng feeds, pababaan ng presyo. So, nakakaroon na rin ng competition dyan, sir. At yun nga, kasi nakikita nila, fastest growing agriculture natin yan dito sa Pilipinas, sir. Yung rabbit. And dadating ang panahon, sir, dito sa Pilipinas na 250 pesos na lang siguro ang isang kilo ng katay na rabbit. So, very affordable na yan, pangmasa na, sir, na presyo yan. Ito yung, yeah, sir, sa ngayon kasi, yung mga reject na for export. Yes, sir. Hindi naman reject, kundi yung mga terminal line natin na hindi nagagamitin pang breeding. Yan na yung i-export. Pero ano, sir, din yung yung ideal na age ng rabbit para yung pinakamasarap na kainin siya? Ang lahat ng breeder ng rabbit dito sa Pilipinas, ang tinatarget namin sa ngayon is makapag-produce kami ng mga rabbit na titimbang ng 2 kilo between 60 to 90 days. Lang para kumita ka. So pag lumagpas kasi ng 90 days, sir, na pinakakain mo pa at hindi umabot ng 2 kilo, medyo tablado ka na lang, sir, pag umabot ng 4 months. Pag lumagpas ng 4 months, baka malugi ka na sa pagkain, sir, at saka sa labor. So, pero sa meat, sir, walang mababago kahit anong umidad siya. Tumitigas din, sir, eh. Pagka yung, alam ko, pagka mga more than 8 months na, medyo matigas, makunat na yung meat niya.
Pero sabi naman nila, sir, pagka sa mga sinampalukan, sa mga tinola, yun naman daw yung napakasarap. Ah. Yung mga ganong edad naman daw, kasi mas malasa daw yung mga yun. Hanggang ilang taon nyo magagamit yan, yung breeding na babae? Maximum ng 2 years, sir, ang breeder na babae. So, magpapalit at magpapalit ka pa rin. So, yung demand for breeders, sir, hindi mawawala at hindi mawawala. Kasi, yeah, sir, maski sa babuyan, di ba, bumibili tayo ng breeders din. Yung mga inahin. Ayun, so, ganun kaganda yung projection ngayon, sir. Sa rabbit. Kaya mapapansin natin, sir, na ang daming pumapasok talaga pagdating sa rabbit farming. Kasi kailangan natin, sir, ng roughly baka 100,000 rin na farmers para masustain natin yung possible na maging demand. Alam mo, sir, hindi talaga ako nagkamali ng ano eh. Kaya eager akong ma-interview ka eh. So ngayon, makakakuha sir ako sa iyo ng mga breeder. Yung mga line. Makakakuha ka ng line, sir. Pag breeders kasi, sir, may mga umu-order sa amin ng breeder age na. Kami na yung nagpapagulang, sir. Kasi yung iba natatakot magpagulang dahil minsan nga hindi sila marunong, namamatay. So medyo mas mahal lang, sir, pagka breeder age na. Kaya lang, pagkuha mo naman, after 2 weeks, pwede mo nang i-breed. Ano yan, sir? For example, yan ba ay katulad ng katulad din ng baboy, sir, na for example, may certain age ba yan na may vaccine pa yan? Para hindi tayo nagbabakuna, walang sakit ang rabbit, sir. Okay. So, wala, mas madali siyang alagaan talaga, sir. Yes, sir. Mm-hmm. Yun lang ang number one requirement, sir. Kung yung lugar mo is hindi umaabot ng 35 ang init. Kamukha doon sa amin, sir, puro halos nasa ilalim ng puno yung mga edges namin. So, 36 yung init ng hangin, sir, pero doon sa ilalim ng puno, hindi magte-36 yun, sir. Okay. 39 yung degrees natin sa labas, pero sa ilalim ng puno, sir, hindi, mga 36 lang yan, 35 lang yan. Ganun lang yung temperature na nandun sa farm namin. Number one yan, sir. Ngayon, kung yung lugar na paglalagyan mo, sir, mainit, huwag ka na lang mag-rabbit, sir, sayang lang yan. Hindi magiging successful yan, sir. Bigyan mo naman, sir, yung mga makakapanood dito ng tip mula sa ibon hanggang sa rabbit, yung mga beginner. Isa na ako dun, sir, siguro sa rabbit. Sa ibon, yun pa rin, yung sinasabi ko, kung hobby lang yan, pampalipas o oras mo lang at pantanggal lang ng stress yan, hindi natin kailangan gumastos ng malaki dyan. Opo. At yun din yung sinasabi ko lagi na gusto mo magandang ibon, wala ka namang budget, huwag ka na lang mamburaot. Kung ano lang yung kaya. Yeah. Okay. Doon pa lang muna, wag nating pilitin yung hindi natin kaya. Opo. Sa beginner na rabbit, paano, sir, yung tip mo sa kanila? Ganun din, sir. Sa rabbit, bumili ka lang din muna ng mura. Anakin mo, magpaka-dalubasa ka muna. Bago ka mag-develop, bago ka mag-upgrade. Same lang, sir. Parang parehas lang yung idea ng pag-aalaga ng ibon at pag-aalaga ng rabbit. Mas madali lang mag-develop ng rabbit, sir, kasi palalakiin mo lang eh. Okay. Wala tayong pag-uusapan sa itsura niyan o kulay niyan. So, kailangan lang mapalaki ang rabbit. Hindi kamukha ng English Pudgy natin or ibang ibon natin. Kailangan natin yung kulay, kailangan natin yung laki, kailangan natin yung forma. So, mas madali ang rabbit, sir. Okay.
Palakihin lang natin yan para makain natin, makakarni natin, tapos na usapan. Ang ibon, mas masalimuot. Yeah. Pero ano, sir? Ang ibon kasi, sir, stress reliever eh. Itong rabbit kasi sa, para sa akin, is agriculture, sir. Eh. Agriculture, business, sir. Negosyo talaga ang rabbit, sir. Hindi hobby lang. Isang bagong agrikultura natin yung rabbit, kaya maraming pumapasok. Sa totoo lang, napakaraming big time na mag-iibon, sir, na nasa rabbit din ngayon. Ah, okay. Kasi, yes, sir, sila yung mga kaya mag-import, sir, dahil may mga import papers sila. So, pumasok din sila sa importation ng rabbit. Sila yung mga naunang may mga imported na rabbits dito sa Pilipinas. Kumikita na rin sila, sir. Dahil doon. Parang kambal din yan, sir, pag-iibon talaga at saka pag-rabbit eh. Halos parehas lang. Pati nga kulungan, sir, ng ibon, pwedeng gamitin sa rabbit eh. Yep. Sir, yung rabbit niya, isa na lang, sir. Yung rabbit ba niyan, maganda ba yan sa flooring o nakahang? Nakataas, sir. Nakataas. Hindi siya pwedeng bumaba ng 1.5 feet sa ground. Kasi yung ihe tsaka poop niya, sir, nagpo-produce ng ammonia. Nalalason siya dun, sir. Ayun. So, kailangan at least mga 2 feet yung height from ground to cage. Yun pala. Para medyo safe yung ating, ano, yung ating mga alaga. Yan. pagka mag-i-start ka, sir, masarap magkwentuhan, pumasyal kayo dun sa farm para makita niya yung facility, makita niya yung mga klase ng rabbit, makita niya yung sistema ng pag-aalaga, ng pagpapakain. So, para meron tayong, anong tawag dito, reference. Okay. Basics lang, sir, yung sa rabbits natin. Regarding sa development, sa akin, as breeder na rin ng rabbit, pinag-aaway-awayan kasi, sir, yan eh. Kasi merong sinasabi, hindi naman kailangan ng mamahalin para mag-develop ng malalaking rabbit. Mm-hmm. Totoo naman, sir. Kaya lang, from 1980s, sir, or 1970s na nag-import tayo ng mga rabbits, up to 2000-something na pailan-ilan lang yung dumadating sa atin na imports, mostly inbreeding kasi nangyari sa mga rabbit natin dito eh. Kaya nabansot. Ngayon, para saan yung mga imports natin? Yung mga imports natin is pang-upgrade natin yan. So, para mapalaki natin yung mga local natin, kakargaan natin na imported. Ngayon, yung local mo, malaki na, okay yan. As long as yun pa rin yung finish line, sir, eh. Okay. 2 kilos na rabbit. So, yung 2 kilos mo, ilang buwan mo bang inalagaan para maging 2 kilos? 2 buwan mo lang bang inalagaan yan? 3 buwan lang ba? Baka mamaya, 5 buwan na yan, wala pang 2 kilo. Lugi ka na dyan. Diba? Yung serang pagkakaiba ng kilos sa time. Time frame. Yung time frame, sir, ng para mapalaki mo yung alaga mo ng 2 kilos. Kung kakayanin namin, sir, na kaming mga nagde-develop ng rabbits, kung kakayanin namin na parang manok, sir, 45 days, eh, mag-2 kilo yan. Toby, it's, sir, napakaganda nun. Ngayon, kung makaka-develop tayo dito sa Pilipinas ng mga rabbit na ganun kabilis lumaki, panalo tayo, sir, kasi mas maganda yung magiging market natin pag ganun ang gawa natin. So, itong pag-rabbit, sir, is free to all players. Eh. Okay. So, walang ano dito, sir, walang mayaman, walang mahirap, walang big time, walang small time. Kasi at the end of the day, 2 kilos na rabbit pa rin yung kailangan natin. Binag-uusapan. Kanya-kanyang, yeah, sir, kanya-kanyang diskarte na lang to kung
gaano mo kabilis palakihin ang 2 kilo yung rabbit mo. Ah. Yun lang yung pag-uusapan dyan, sir. Ako, gusto ko, sir, 60 days lang yan, 2 kilos na. Mm-hmm. Or maximum na 90 days, 2 kilos na yung aming paanak. Para sigurado ako kahit na bumagsak ang presyo ng karne ng rabbit, meron ka pa rin kita. Meron kita. Yes, sir. Yan ang ano eh. Yan ang sinasabi ko, sir, na kailangan pag pumasok ka sa isang bagay, alam mo kung ano gagawin mo. Yes, sir. Bagsak man yung isa, lalaban naman itong isa. Exactly, sir. Pero ano, sir, yan. Marami pa rin, sir, eh. Kanya-kanyang discarte nga dahil nga parang free enterprise pa to eh. So, ako, sa totoo lang, sir, one of these days, may kakausapin akong kaibigan na gumagawa ng longganisa at gumagawa ng hotdog. Oo. So, magpapagawa ako ng sarili naming rabbit na longganisa or any cold cut, sir. Masarap kasi na gumawa ng hamunado yung aking kaibigan, sir. Ah. At saka yung hamunado longganisa, sir. At saka parang German prank yata yung isa sa bestseller nila, sir. Mm-hmm. So, isa sa tinatarget ko yan. Yung isa ko naman kaibigan ay napakagaling, sir, magsisig. So, magpapagawa rin ako ng rabbit sisig na kumbaga, iinit mo na lang, pwede ng pulutan. So, isa sa mga produkto yan, sir. Marami pa tayong pwede. Hayaan mo, sir. At ako may hingi ulit doon sa kaibigan ko ng rabbit. Tetestingin ko yung sisig. Sasabihin ko yun, sir, kung ano yung ano, kung ano yung mangyayari. O, kung ano yung nasa. Ako magpapatesting ako, sir. Baka 2 weeks from now, kasi magkakatay kami 2 weeks from now, magdadala ako doon sa kaibigan ko ng 3 kilo. Na rabbit, pagagawa akong sisig at matikman. Pag masarap, sir, isa sa negosyo natin yan. Oo, panalo na, diba? Sir. Ano na yan, mga byproduct na, sir, ng rabbit farming yan. Ngayon, mayroon pa akong isang gustong mangyari, sir, na pag yan naman nagawa naman na namin, sir, na hotdog, na longganisa, or sisig, pwede na akong magtayo, sir, ng karinderya. So, rabbit up silog na lang yan, sir. So, lahat ng klase ng silog, puro rabbit lang. Diba, sir? Kung nausa yung mga kambing, sir, ikaw naman yung ano, yung expert sa rabbit, sir. Ah. Yes, sir. Bakit nga di, sir, testingin mo na yung ano, yung once na nagkatay ka, yung itatapsi mo, yung timpla ng tapsi, parang mas masarap siya, sir. May nagtatapa na, sir. May nagtatapa na akong kakilala ng rabbit. Medyo mahal, sir, eh. 1,200 per kilo ang benta nila ng tapang rabbit. Kasi ang ano, sir, ang laman ng rabbit talagang konti lang, eh. Hindi lang yun, sir. Magkausap kami a week ago. Yun daw 2 kilos mo na rabbit, kinatay mo, tapos dinibone mo, matitira sa'yo. Parang less than maramang 950 grams na lang na meat, eh. Tapos inismoke mo, sir. Pag inismoke mo siya, matitira ka na lang ng mga 700 grams. Kasi magre-reduce pa. Yes, sir. So from 2 kilos na rabbit, sir, 700 lang yung product mo. Whoa. Kaya siya mahal, sir. Kaya medyo mataas. So para makabuo ka ng 1 kilong rabbit, parang isa't kalahating rabbit yung kinatay mo, sir. Ganon. Pag-aaralan na lang natin yan, sir, kung paano tayo kikita sa silog na yun ang gamit natin. Ano, sir? Big Chopaw? Oo. Ang laman sa rabbit. May gumagawa na dito sa Pilipinas. Ah, okay. Product nila yun, sir. Product nila yun. Meron ng isang farm, sir. Ang product niya ay sa rabbit sisig naman niya. So, pwede naman natin talagang pasukin yung mga yan. May yung isang farm is sa rabbit tapa. Marami na yan, sir. Marami ng byproduct din yan.
Common vision yun, sir. Na pinag-uusapan dito. Kaya nga ganito kami dito na pag nalaman namin na ganyan pala yung rapid na yan. Kamukha nung kwento ko sa iyo kanina, sir. Nung palang namimili kami ng breeders. Dahil nga ko konti pa yung nag-aalaga dito. Medyo malingat ka, hindi mo binili. Mabibili na ng iba. Oh. Yes, sir. Ngayon, hindi ganong... Hindi na ganun ganun kasi marami-rami na rin naman yung breeder dito. So, may kanya-kanyang market pa rin naman kami. Mag-ano ka na lang, sir, eh? Magbe-venture out ka na lang para mag-create ka ng sarili mong market. So, hindi isa lang yung aasahan mong market, hindi yung pang-breeders lang, hindi yung karne lang. Mm-hmm. So, meron kang other byproducts ng iyong produkto. Marami kang option para kumita. So, dire-diretso yung negosyo natin yan, sir. Magaganyan, di ba? O, sir. So, kahit lahat ng production lang namin yung gamitin doon, pasok pa rin yun. O, sir, ang ano ko, sir, meron ba kayo, sir, gustong batiin? Ito naman, gusto nyo bang may maipahatid sa gobyerno natin? Kung makakarating itong pinag-usapan natin siguro, sinusuporta nila yung rabbit. Isa sa industriya na pinupush ng gobyerno yan. Baka pwedeng silipin din nila yung industriya ng pag-iipon. Kasi nga, sayang naman yung pagkakataon natin na isa tayo sa pwedeng malupit na exporter ng ipon sa buong mundo, ha. Hindi isang particular na bansa lang yung pwede nating supplyan, kundi anywhere in the world pwede tayo mag-supply ng ibon dahil nga wala, hindi nagtatagal lang bird flu dito sa atin, eh. Hindi mainstay ang bird flu dito sa atin. So kahit mag-breed tayo na mag-breed ng ibon, may market ang ibon natin sa ibang bansa at dito sa bansa natin. Plus, nakakatulong tayo sa environment natin yan. Kaya, yun nga, kamukha na sabi ko, sir, tayo naman mga breeders, hindi naman tayo nagbe-breed ng ibon para patayin yan. Yep. Bine-breed natin yan para dumami. Tama yan, sir. So, yun lang, wag sigurong hindi tayo kaaway, sir. Tama. Ng gobyerno. At hindi rin natin kaaway yung gobyerno. Bagkos dapat tulungan nila tayo at tulungan din natin sila. Kasi ang kung habol nila isa additional income din for the government. Yeah. Ako as a breeder, willing naman ako magbayad ng taxes kung kinakailangan, sir. Kung kumikita naman ang pagbibreed ko ng ibon, bakit ko naman ipagkakait yung parte para sa gobyerno? Babalik din naman sa tao yan, di ba, sir? So kung makakarating itong video natin sa DNR, sa Department of Agriculture, Bureau of Animal Industries, at kung sino man sangay, number one kailangan natin is Congress sa ngayon, sir, at saka Senate para ma-revise yung existing natin na Wildlife Act. Okay. At maraming mali doon sa nagawang batas para sa pag-aalaga ng ibon at other wildlife animals. Tama. So, kung ma-revise yan, sir, at may ayos ng gobyerno, mabigyan tayo ng pagkakataon para gumawa ng sarili nating agricultura o industriya. Bakit hindi, sir? Di ba? Yes, sir. Number one na tingnan nila dyan is Thailand nga. Yeah. Yung support dun sa parang kung tawagin nila yata, sir, is pet agriculture yata, eh. So, yung support dun sa pet agriculture, sir, pwedeng tingnan kasi hindi lang ibon, sir, yung sinasabi kong pet agriculture, eh. Pwede din naman natin, pwede din tayo, ang maraming magaling mag-alaga ng isda dito sa atin. Maraming magaling mag-alaga ng aso, sir. Meron akong kakilala, nag-i-export ng pusa. Nga sa kaibigan ko, sir, na
may-ari ng yung isa sa sinusuplayan ko na may-ari ng poultry supply at saka pet shop. Nagaya niya sir ang diskarte ni Dexter Ward ng Pilipino, ng Pilipinas. Dati sir, namimili siya ng mga fancy chicken, ngayon siya na yung nagbi-breed dahil nakita niya kung paano mag-breed yung Pilipino. Yeah, sir. Kaya nga, hindi sir, naman tayo. Ang pinapa-target niya rin sir sa akin ngayon, bakit daw hindi ako bumalik sa mga iRing? Dahil dati sir, nagsusupply ako sa kanya ng 50 to 100 pieces eh. Eh, tumigil pa ako. Balik mo, sir. Yun nga, sir. Meron na siguro akong mga 15 pieces ngayon. Nag-start na ulit mag-breed. Alam mo kung bakit ko pinababalik sa yung iRing, sir? Kasama sa endangered species yan sa buong mundo, sir. Oh. Hindi matanggal-tanggal sa ano yan, sir, sa list ng wildlife association ng buong mundo. Kasi nga halos ubos na siya sa Amazon at lalo pa ngayon. Parang Amazon yung tagaling yan, sir, South America. So, di ba't nagkasunog din sa Amazon, sir? So, lalo pang nabawasan yun na sa wild. Eh, pero kamukha na sabi ko kanina, sir, dito nga sa Pilipinas, palasak yan eh. Kaya nga, bagsak na pre. So, ganun kagaling ang Pilipino mag-breed. Yeah. So, kung yan lang eh, baka sir, kung tayo lang eh, may support ng government, ang alam ko, yung gobyerno ng Amazon is namimili rin. Naghahanap ng mabibilan ng ganyan para pakawalan dun sa wild nila. Hindi ko alam kung nasupplyan na, sir. So, may opportunity talaga, sir. Maraming opportunity sa pet agriculture hanggang ano nga, sir, eh, maniniwala ka ba, ultimo leon, nagbebenta na tayo. Ultimo tigre. Nagbebenta na ang Pilipinas. Yes, sir. Nagbebenta ang Pilipinas sa ng ganyan. Isa tayo sa leading exporter ng tiger at tiger ang pag-aalam ko, isa tayo sa leading exporter niyan. At saka crocodiles. Ginagawa kasi yung bag, sir, eh. Yun namang tiger, ginagawang damit din yata, sir, tsaka bag, at tsaka carpet. Kaya kahit na pa dala-dalawang po yata, sir, nag-export tayo niyan. Napakamahal naman, sir, parang 350,000 isa ba, o 400,000. Isang braso ng tigre. Pero isipin mo, sir, nag-export tayo ng ganon at binibili ng ibang bansa yun. Without the government knowing na pwede palang hanap buhay yung gano'n. Di ba? Yeah. At pwede palang ipagawa sa ibang tao na hanap buhay yung gano'n. Oo. Diba? Ano lang sila, mag-draft lang sila, sir, ng isang magandang batas na makokontrol yung presyo, yung pagbibreed ng ibon, yung pagbibenta ng ibon. Yun lang naman eh. So, pwede naman sila magtanong sa mga kamukha nating marurunong. Yeah. Na ano ba yung pwede ninyo i-suggest para maiayos natin niya kung tayo eh mag-e-export. Pinag-uusapan na natin eh, kung tayo mag-e-export ng mga ganyang klase ng hayop. Di ba? So, pwede. Totoo. Na source of income ng Pilipino at ng Pilipinas.